Welcome back sa ating channel, Rosanna Elias. Katatapos ko lang mag-almusal dito sa aming taas, guys, sa taas ng aming kapitbahay. Tour ko muna kayo, oh. Nakita niyo si Richard Gordon o naglalakad. Nagpaharap ako sa init kasi malamig. May nakita ba kayo naglalakad? Si Richard Gordon yun. Oy, si hello! Nakita nyo ba siya? Galing yun sa ano? Naghatid ng ayun, kita ko na. Punta ka sa taas? Galing siya naghatid ng mga bata sa school. Ayos muna natin before tayo mag-yaw-yaw ng todo. So, hi! Pasalamat ako today kasi maganda ang araw. Hindi malamig masyado. Ay, gracia. Thanks for the blessings. Maraming salamat sa lahat ng opinion nyo kagabi sa latest video ko na kung saan may concern na kabayan na huwag kang umuwi sa Pilipinas kasi mahirap ang buhay. So ang masasabi ko doon, tama kayo, kahit saan naman sulok ng mundo, mahirap ang buhay ngayon kasi sa pandemic natin, eh. Lahat nahihirapan. Pero kung lagyan natin ng ano, i-base natin sa aking buhay dito sa Pakistan, mas mahirap naman siguro ang buhay ko dito sa Pakistan kaysa sa Pilipinas. Kasi dito, wala akong nagagawa dito. Nasa loob ka lang ng bahay, mag-alaga ng pamilya mo, yun lang. Normal naman sa atin yung mga Pilipino, eh. Kapag asawa ka na, may mga anak ka, sa loob ka ng bahay, pero pagkatapos nun, gawa ka ng way na mapagkakakitaan ka sa buhay, di ba? Lapit natin yung camera para marinig nyo ako. Oo. Dito wala akong nagawa na discarte sa buhay. Ito lang yung pag-YouTube ang naisip kong paraan na para kumita. At saka pasalamat ako dun sa mga taong walang sawang sumuporta, tumulong sa amin, sa mga taong nakasubaybay sa istorya ng buhay ko since the day I start YouTube until now, malaking pagbabago sa buhay namin. Palapit na yung kasama ko. Hello. Upo ka dyan, makita ka naman. Alisin mo yung plato. Malamig ko, eh. Malamig, kahit may araw na, malamig pa rin? Oo. Lapit pa natin sa mukha ko yung camera. So, tanungin kita. Kapag balik natin sa Pilipinas, anong gusto mong gagawin natin doon? Ay, hindi ko alam ano gusto natin doon. Yung gusto mo na gusto mo talagang gagawin sa buhay mo, ano yun?
Sinin tayo doon, pag pwede doon. Hindi, sa sarili mo ba? Anong pinakagusto mo? Tindahan, better, mas maganda doon. Anong klaseng tindahan? Dati ganyan, okay. Siguro mura doon. Okay, oo. Diyan kami nag, ano talaga, okay. ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੋ ਕੱਢ ਸੀ ਓਏ ਇਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਵਾਲਾ ਪੁੱਟ ਸੀ ਤੇ ਬਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਝੂਠ ਉਹ ਝੂਠ ਪੋੜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਖੋਤੀ ਨੇ ਟੂ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਖਾਣਾ ਡੋਨ mag-video ako. Mori di tere do. Ano ito? Doi mo. Doi yun tere doi. Ala. O jane ane bechi ka kane li ka. Utho. Maraming thank you sa lahat ng opinion kagabi na nabasa ko. Super, super appreciate. May mga ilan-ilan na against sa pag-uwi ko. Pero majority talaga yung gusto ako umuwi kasama yung anak kong babae. Or itong pamilya ko, Ilyas man. Pero si Bilal talaga, never na siyang sasama sa amin. Ilang beses ko na yun siyang kinausap. Halos every day. Ayaw niya. Ganyan-ganyan talaga siya sa ulo niya. Ayaw niya. Ayaw niya ang Pilipinas. Gusto niya niya dito. Pero, yung ano, yung dalaga ko, si Myra, halos every day na siya, every day niya akong tinatanong na, kailan tayo mama pabalik sa Pilipinas. Water ka dasi. Gusto ko ngayon kasi, kaya ako nagsumikap kasi gusto pa ng babae ko na bumalik. Halos everyday ako tinatanong. Natatakot lang ako doon sa panahon na baka ayaw na niya. Oh. Kaya hanggat sa maaga, gagawa ako ng paraan talaga or talagang ipon challenge para makumpleto kami sa aming pamasahe. After niya mag-ano, after niya sa school, mag-ask siya, mama, kailan na ba, magkano na ba ang pera mo? Kailan na ba tayo uuwi? Kailan na ba tayo babalik? Para lang may maisagot ako, sinasabi ko, after 2 months, oo, ganyan. Tapos sabi niya, mag-ano yan siya, mag-isip yan siya, anong date ngayon? So, ilang araw ang 2 months, sabi ko 60 days, sabi niya, sige, anong date ngayon? Ganyan siya, mag-isip yan sa si Myra, anong date na daw ngayon? So, ganun siya ka-excited. Unlike kay Bilal na talagang walang pangarap. Kagabi kinausap ko si Bilal. Ano, sama ka na lang sa amin. Sabi niya, ayoko. Tapos, sabi ko sa kanya, gusto mo ba mag-aral sa city? Paaralin kita doon. Ipa-stay kita sa hotel. Sabi niya. Ayaw niya. Ewan ko ba tong anak kong lalaki? Pero bahala na siya sa buhay niya. May sarili siyang mundo. Ang i-try ko lang baguhin yung pananaw is yung dalawa kong maliit. Yun. Kaya ko pang baguhin sila ngayon kasi maliit pa. Pag malaki na, hindi mo na hawak yung isip. Hindi mo na hawak kung ano ang takbo sa utak nila. Katulad itong anak kong si Bilal. So, halika dito. May tanong ako sa iyo. Ala. Bakit nga ba malayo yung loob natin kay Bilal? Bakit hindi sasama si Bilal sa Pilipinas? Bakit? Ano? Sagutin mo. In your own opinion, bakit? Hindi ko alam.
यूज्ड टू नो दितो शाह हां लारो फ्रेंड गनियन गनियन Kinausap ko siya kagabi kung gusto niya mag-aral sa Islamabad, sa city, ipa-hotel siya. Ayaw niya. Dito, gusto niya dito. Ganyan. Yeah, laro. Dog. Cow. Oo, nag-enjoy siya dito sa mga laro-laro nila ng friend niya. Sa mga baka, sa mga aso. So, ganyan ang buhay na gusto niya. Malaman niya yan paglaki, pag ano, magkaroon siya ng pamilya. Ito sabihin natin sa kanila bakit nandito si Bilal sa Pakistan nag-aral, nag-ano. Kasi diba, dinala mo si Bilal dito sa Pakistan, maliit pa lang. Ilang buwan mo siyang dinala dito? 4 months? 5 months? No, 2 years. Ah, 2 years? Oo. Hindi. 2 years. 2 years na ba siya? Oo. Tapos ilang buwan kayo nag-stay dito? 3 months. That time. First. 3 months? 6 months? 3 months. Wala pa tang 2 years si Bilal. Dinala mo dito. Ang liit-liit pa. Hindi. Oh guys, hindi ko na maalala. Dinala ni Elias dito yung anak ko, unang baby ko si Bilal, na iwan ako sa Pilipinas. Bakit mo dinala dito si Bilal noon sa Pakistan? Bakit dila? Just kita-kita sa lahat. Sino nagsabi sa'yo na dalhin mo dito sa Pakistan si Bilal? Lahat, we. Lahat. Mother, mama ko. Sino pa? Mama ko, kapatid ko, lahat-lahat. Isama mo rin asawa mo. Di ba nagsabi din siya? Kasama siya that time. Oh, nagsama pa naman kayo dito noon eh, nung umuwi ka dito. Oh. Di ba nga, sabi mo mas okay yung hindi tayo pumunta dito, yung mas okay yung pabisita-bisita ka lang dito, kaysa andito ako, kay para ano, maganda ang... Oh, ganyan dati. Okay, ganyan. Na yun, wala na problem. Maganda dati, ang... Iba na dati. Iba na yun, iba. Ayun, guys. Parang gusto ni Richard Gordon na hindi ako titira dito kasi ayaw niya na magkaroon ng away yung baga. Yung asawa niya magalit na andito ako, ganito, ganyan. Parang pinapaboran niya yung asawa niya kaysa sa akin. Sabi niya sa mga kapatid niya na, kayo kasi pinapapunta niyo kami dito. Tingnan nyo, nagkagulo-gulo. Mas okay yung sit-up namin dati sa Pilipinas lang ako. Tapos, gusto nyo pauwiin ako dito, pinapauwi nyo ako. Binibigyan nyo ako ng ticket, pauwiin dito. Mas gusto yun, walang problema. Kaya, yun siya. Ngayon kasi, nagkaroon na sila ng ano ng asawa mo. Anong estado nyo na ngayon ng asawa mo? Wala na yun, wala na kahit ano. Wala na kahit ano. Pero dati, doon ako nasaktan sa sinabi niya sa mga kapatid niya na sinisisi niya yung mga kapatid niya. Bakit nyo kasi ako pinapauwi dito? Ayan, tuloy nagkagulo. So, mas okay yung andoon ako sa Pilipinas kaysa andito ako. Kasi daw, hindi sila nag-aaway ng pamilya ng asawa niya or ano, yung asawa niya. Parang, nag-worry ka ba na wala na kayo ng asawa mo ngayon ng dahil sa akin, andito ako? Oh, pag maganda sa iyo, okay, wala na problem. Pag hindi maganda sa iyo, wala na, hindi na kasama. Pero talaga, sinabi mo sa kapatid mo na mas maganda yung hindi kami andito, hindi mo ako dinala dito para hindi kayo nagka-problema, di ba? Oh, dati na. So dati, ayaw mo talaga maghiwalay kayo ng asawa mo? Hindi walay. Basta ganyan. Almost hindi na kasama ganyan. Bakit? Just have a name because our asawa, hindi na ganyan tayo. Huh?
always kasama, always kahit saan punta sama. Kahit saan saan sama tayo. So dati nagkaguluyan sila, kaya nasabi ni Elias na mas mabuti na hindi niya ako dinala dito sa Pakistan. Sino nagsama sa akin? Yung baba. Buksin motor. So yun ang napakasakit sa akin na narinig mula dito sa kanya na mas mabuti na hindi ko siya dinala, hindi ako nandito sa Pakistan kasi maging okay sila ng asawa niya. So yun lang. So parang sa kanya, parang sa akin, hindi niya ako kayang ipaglaban sa pamilya niya. Yun parang ano, sa tagal ng panahon na yun, lumaban ako dito. Nagtiis ako sa buhay. Talagang pinakita ko na alang-alang sa mga anak ko. Andito ako para sa mga anak ko. Oo, baba ka na doon. Dito asa ako para sa anak ko. Okay, hindi para sa akin? Para na rin sa'yo. Ah? Para kanino? Problem. Muntik na tumulo yung luha ko. Buti nga umalis. So yun, narinig ko yung sagot niya dati na mas mabuti hindi niya ako dinala dito para hindi sila magkagulo. Siyempre, ayaw pumayag nung una, ayaw pumayag nung kabila na sa akin lang siya. Yun ang words na parang ang hirap tanggapin bilang second wife na hanggang ngayon andito pa rin sa puso mo. Parang hindi ka kayang ipaglaban na kaya pang sabihin na bakit nyo kasi pinapunta nyo kami dito? Dapat doon na lang sa Pilipinas para anytime na pag umuwi ako dito, walang problema. Yun ang rason niya. Oo. Masakit sa akin, pero yun lang eh. Nilunok ko yung words na yun. Pero hindi kayang alisin. Asawa ako, second wife ako, I put myself on the center lang. Hindi ko kayang akuin ang lahat ng asawa ko kasi may kahati ako sa una. Pero sa ngayon, nasa akin na siya ngayon nag-stay. Mahirap, full of adjustment nung una. Grabe ang adjustment, andyan yung tulog ka, tapos pagising mo, wala na yung asawa mo sa tabi mo. Napakasakit ang adjustment ko dati, sobra. So yun, nagka-insomnia ako ng I think 101% na talagang hindi ako nakatulog. Talagang sabi ko, ganito ba talaga ang buhay na pinasok ko? Parang napakatanga ko sa sarili ko na parang bakit ako pumunta dito? At the first place, alam ko na may asawa siya. Wala silang anak. Pero maganda ang usapan ni sa Pilipinas before pupunta dito. Siyempre pupunta ka dito sa lugar ng asawa mo na ano, dalawa kayo sa buhay. Isipin mo yung consequences, advantage or disadvantage sa ano, sa inyong dalawa. Tinanong ko naman siya, paano-ano ang sitwasyon namin doon kapag punta ako doon, ganito, ganito, ganyan. Sabihin naman niya na hindi magkaiba kayo ng ano, kwarto, iba sa kanya, iba sa'yo. Yun, nangako siya sa akin before niya ako dinala dito kasi Pinoy tayo eh, oo. Maraming hindi alam ang mga sitwasyon sa buhay, maraming hindi alam ang kwento sa buhay. Sa buhay ko, pero yun, sa lahat ng pinagdaanan ko dito, natiis ko,
mag-going 7 years na ako sa ano, sa this coming May dito. Sana naman ipagkaloob sa akin yung hinahangad ko, yung pray ko na hindi man lang sa akin kundi para sa anak ko. Makauwi kami sa Pilipinas kasi dito wala namang pagkakaiba eh, nandito lang ako sa loob ng bahay. Siguro nakita nyo, nagsasawa na kayo sa mukha ko everyday. Mukha nyo lang, mukha ko lang talaga ang nakikita ninyo. Andito ako sa, wala man ako dito sa loob ng bahay. Dito ako sa bukid, minsan nasa bayan ako. Ang saya ko na pag makapunta ako sa bayan. So yun lang ang words na masakit galing sa asawa ko na mahirap ko kalimutan na dati sinabi niya na sa mga kapatid niya kapag nag-away-away sila about sa asawa niya na para bang siguro nabiblame siya na bakit ganito, ganito, ganyan, ako ang pinakisamahan. Kaya yun siguro ang nasabi niya na bakit niyo kasi ako pinilit na dalhin sila dito, dapat sa Pilipinas na lang para pag uwi ko dito walang problema. So dati siguro, pero ngayon, tagal ko na dito, sa akin naman na siya na umuwi, sa akin naman siya, sa mga anak ko siya umuwi. Open naman ang ano ng asawa niya, hindi naman siya umuwi doon. Yung asawa kasi niya, andito yung dati nag-stay sa bahay nila. Magkabila ang kwarto lang kami, kaya pagising ko minsan, wala yung asawa ko. Wala sa tabi ko, andun sa kabilang kwarto. Andyan yung makikita mo na pagtayo mo, paglabas mo sa kwarto mo na nakikita mo palang asawa mo, nagmamadali, papunta sa kwarto mo, kakaayos pa lang ng pajama. Ibig sabihin, may ginagawa yun galing sa loob ng kwarto. So yun na, alam mo na, napakasakit isipin. Parang yung puso mo umiiyak ng dugo sa ilalim, para kang sinaksak ng 100 times basis, para kang sinaksak, ewan. Parang yung time na yun ang sakit-sakit sa pakiramdam. Pero ngayon, napagdaanan ko, napagtiisan ko ng ilang buwan siguro. Hindi naman umabot ng taon, buwan lang. Nasa akin na siya nag-stay. Siguro nakita niya na apektado ako. Tahimik lang ako. Muntik na akong mabaliw dati dito, alam niyo ba? Talagang nabaliw ko dito ng kaunti, siguro kagawa ng asawa niya. Pero, muntik nang bumigay ako dati yung utak ko dito sa sobrang lungkot. Pero, sa pagdadasal ko, nakayanan ko naman ang buhay ko dito. Pero, itong pagkakataon na ito, hoping talaga na makalabas ako sa lugar kung saan ako ngayon. Makalabas ako sa buhay kung ano ako ngayon. Harapin ko ang panibagong hamon ng aking buhay. Sisikapin kung magiging okay ang takbo ng aking buhay. Magsumikap ako. Kung nagsumikap man ako ngayon, lalo ko pang sipagan, lalo ko pang sikapan alang-alang sa mga anak ko. Dahil ako lang naman ang nagpuporsige sa ngayon dahil dito sa dalawa kong maliit. Ang malaki ko, hindi ko na iniisip kasi ganun lang talaga ang gusto niya sa buhay. So, yun, gumaya siguro siya sa ano ng papa niya, sa buhay ng papa niya na hindi nakapagtapos ng elementary man lang. Grade 5 ata yan si Elias, grade 6, ganyan. Marami dito mga ama, mga ina, hindi marunong sumulat ng mga pangalan nila. Ngayon, tumatawa sila kasi sinasabi ni Elias sa akin, alam mo ba yung tao na yun, ganito, ganyan? Hindi yan marunong magsulat ng pangalan niya. Yun, para bang okay lang sila sa ganun na basta lang iba yung mindset nila, iba yung sa atin. So yun, ako, tinatry ko naman na
yung anak ko, yung dalawang maliit, try ko baguhin. May panahon pa, oo. So, yun ang haba na ng kwento ko. Change topic tayo. Subscribe our channel, Rosanna Elias. Change topic tayo. Mahaba ng panoorin nyo.